Okay, so welcome back po sa ating YouTube channel. So sa video presentation na to guys, ang ituturo ko naman sa inyo ay how to wire two-way switch with intermediate switch plus single switch in one circuit. Itong diagram na to guys ay isa po ito sa mga practical exam doon sa professional verification program. Okay, so ang ating mga materials na gagamitin guys ay dalawang 3-way switch, isang intermediate switch or itinatawag din po ito na 4-way switch at single switch guys. Okay, or tinatawag din ito po siya na 1-way switch. Okay, so ito po yung wawiringan natin guys sa isang sirkuito. Okay, yung 3-way to 4-way switch guys ay tatlong ilaw po ang kukontrolin niya. Tapos ang isang single switch, isang ilaw lang po yung kinokontrol niya sa isang sirkuito. Okay, ito na po yung mga switches natin. And apat na receptacle. Okay, apat din na junction box at apat din na utility box. Sa mga wires guys, apat na kulay lang po ang meron po ako. So pasensya na po kung magpabalik-balik po yung ibang kulay, no? Simulan na po natin guys. Okay, sa ating pagwawiring, no? Ito po yung mga basic tools na kailangan talaga natin. Okay, ang mga testing center guys ay nagpo-provide po sa mga ganitong mga tools. At saka itong mga aparatos na to guys, ang testing center mismo ang magpo-provide nito. So bago po tayo magsimula guys, kailangan pong double check natin yung ating circuit breaker kung nakapatay po ba. So pangalawa guys, kailangan nating naka-gloves. Okay, so isuupi po yan guys ha. Ang unahin natin paglata guys ay itong main source natin. Latag na natin. Ito po yung ating pangalawa. Latag pa rin tayo guys ha. So ang medyo matagal nito guys, ang pag-layout ng ating mga conduits or itong mga piping natin, no? Okay, so dito na po tayo guys sa ating pipe natin. Maglalatag na po tayo ng wire dyan. So ito guys, papakita ko lang sa inyo ha. Itong traveler wire natin guys ay itong kulay na blue at saka white. Ito po yung traveler wire natin. Okay? So ang neutral natin guys ay itong pula. Itong yellow guys, ito po yung ating switch line. Okay? So itong yellow green, ito po yung ating earthing. So isama natin tong puti na to guys kasi ito po yung switch line dito sa ating single switch. Okay? Latag po tayo. Sundan nyo lang po yung ating wiring diagrams na naka-display sa ating screen. Okay? So, magsisimula na po tayo sa ating termination. So, una nating gawin guys, ito po yung main source natin. Kung matatandaan nyo guys, ito po yung red and blue and yellow green. Ito po yung ating main source. So, ngayon guys, ang unahin natin guys, always to guys ha, ang neutral. Okay? Pag neutral guys ay dire-diretso po yan sa bawat ilaw. Okay? So, ilang ilaw yan? Apat na ilaw. Lagyan po natin siya ng neutral. Yan po yung pinakauna natin gawin. Okay? So, ang ating neutral dito guys ay yung kulay red na wire. Okay? Iko-connect natin yan sa ating neutral. Okay, so ito po yung ating neutral guys. Itong mga red na to, pagsama-samahin natin po ito. Okay? So, dito tayo guys. Press po tayo. Yan. Dito rin sa ating main. Okay. Okay. So, ito. Yan. Ito po yung main natin. Ay, ito po yung neutral natin, guys. Okay. So, pagsabahin yan. Okay, so lagyan ng tape. Okay.
itong main natin, guys, dito, pumasok siya rito. So, kailangan natin siyang i-splice dito sa itong red na to, guys. Itong papunta rito. Okay? So, kailangan natin ito siyang i-splice para makakunik itong isang short pala yung wire natin. So, dagdagdagan na lang natin ito. Okay. So, ito yun. Okay, so putulin natin to, guys. Okay? Para ma-twist natin ng maayos. Okay? Dugtungan lang natin yan. Okay? Okay, so splice natin. I hope na masundan nyo, guys. Sundan nyo lang po yung ating wiring diagrams na naka-display sa ating screen. Okay. So, tatlong red. Okay? Yan. Itong red na isa, guys, galing dito sa main. Yung isa, papunta dito sa pipe. Ito, papunta sa dulo. Okay? So, ilagyan natin. Ito yung neutral dito sa pangalawang ilaw. Okay? So, twist natin, ha? Yan. Okay. So, lagyan ng tape or itong termination cap. Okay. So, dito naman tayo sa kabila. Tugtungan natin. Pasensya na po, guys. Hindi tayo perfecto. Yan. Okay, so ito po yung ating neutral dito sa pangatlong ilaw, guys. Ito. Okay, so ito po yun. Splice natin. At ito rin. So, pag-isahin natin, twist. Okay. So, ito po yun. Ayan. So, nandito pa rin tayo sa ating neutral, guys, ha. Inuna lang natin yung neutral para hindi po tayo malito. Okay? So, ngayon, dito na siya sa dulo. Okay? So, ito na po yung pinaka-last na neutral natin. So, lagyan pa rin natin siya ng neutral. Itong pinaka-last na ilaw natin. So, ito po yun. So, dito natin siya. Connect. Yan. Splice muna natin. Okay. So, yan. So, ito na po yung ating neutral, guys. Tapos na po tayo sa ating neutral. Okay? So, neutral natin. Puro pula, guys, ha. Yan. So, yung una natin neutral, guys, ito po yun. Itong min natin, ito, makikita nyo dyan, yan. Ito yung min natin, no, na neutral. So, ito yung isang pula, isang neutral natin, dito sa unang ilaw. Ito, pangalawa, guys, dito naman siya, ito, nakukunik din siya, yan. At dito din siya, no, pangalawa, yung pangatlo natin na ilaw, ito neutral natin. So, yung pang-apat na ilaw, guys, ito po yon. Neutral. So, tapos na po tayo sa ating neutral. So, pwede na natin siyang i-loop, no? Para hindi na po na madistorbo itong ating gagawin pa, no? So, dyan lang muna yan. Sa ilalim. Okay? So, yung pangatlo natin na switch, guys, yung single switch natin, guys, ay nandito sa pangatlong portion. Dito. Magkatabi po sila sa four-way switch. So, ito po yung switch line niya, guys. Yan.
itong puti na to. Yan. So, unahin natin to pag wiring. Okay, so, pangalawa guys, dito na po tayo sa ating line 1. Okay. Ang line 1 natin ay blue. So, ito po yung blue natin. Ito yung min natin na line 1. Itong single switch guys ay maglagay po tayo ng isang jumper para sa line 1 dyan. Okay, so, splice tayo. Itong setup na to guys, ha? Ito po yung actual na setup doon sa mga testing center. Okay? Setup niya po ay yung single switch at four-way switch ay magkatabi. Okay? So, kung tayo lang po ang masusunod para mas simple siya, unahin natin yung single switch dito. Pwede naman eh. Pero, para medyo technical siya, dinala dito sa gitna para at least kung ikaw po ay hindi kabisado sa ganitong connection ay talagang babagsak po kayo. Okay, so ito po yon. So, nandito po tayo sa ating line 1. Yan. Yung kulay blue natin ay line 1 po guys, ha. Okay. Yan po yung line 1 natin. So, ipasok na natin siya dito sa ating 3-way switch. Yan. So, yung 3-way switch natin guys ay ito po yung common traveler number 1 at traveler number 2. So, yung line 1 natin guys ay always po dito sa ating common. Okay, so lagay natin. So yung blue na isa guys, jumper po yan sa ating pangatlong switch, which is itong single switch. So dalhin lang natin siya dito para magkaroon siya ng line 1. Okay, connect na natin guys. I hope na makita nyo dyan guys, ha. So dito natin, pasok natin siya dito. Yan. Nandito pa rin tayo sa ating line 1. So, ito guys, jumper na line 1. I-connect na rin natin sa switch na para dito, which is yung single switch. Okay? So, splice natin. Okay? So, ito na yon. So, ito po yung ating single switch. Okay? Yan. Kung makikita nyo dyan sa ang terminal niya guys, ito po yung common, yung sa gitna, L1, ito po yung switch line. Dito natin ikukunik yung switch line. Okay? So, connect na natin. Yung line 1, ilagay natin sa common. Sundan nyo lang po yung ating diagrams, guys, ha? Yan. Sana makita nyo, guys. Yan. At itong switch line guys, ito po yung switch line natin sa ating unang ilaw. Okay? Itong unang ilaw natin nandito sa ito, pinakauna. Yung switch niya guys ay nasa pangtatlo. So yung pangatlong ano, utility box. Okay? So yung switch line niya guys, ang kulay na wire na ginamit natin ay puti. Ito. Okay? So hilain natin para makita nyo. Yan. So, ito po yung ating switch line. So, i-connect na rin natin para matapos na po tayo dito sa ating single switch natin. Okay. Na-connect na sa L1, no? Yan. So, tapos na po tayo dito sa ating single switch. Okay? So, ngayon guys, magsisimula na po tayo sa ating 3-way to 4-way switch or 2-way with intermediate switch. Okay? So, balik po tayo dito sa ating 3-way. So, remember guys, ng ating line 1 ay blue. Okay? Nag-jumper lang po siya dito para magkaroon to. Okay, so, dito na po tayo sa ating traveler wire. Okay? So, ngayon guys, ang gagawin nating traveler number 1 na wire ay itong puti. Puti na wire, no? Yan. So, lagay natin. Sundan nyo lang po yung ating diagrams na nakadisplay sa ating screen. Okay.
Okay? So, dito din sa pinakahuli, guys, ito po yung ating traveler wire, no? Ilagay na rin natin itong ating isa pang 3-way switch. Okay? Remember, ang ating nilagyan sa ating puti na wire ay sa traveler number 1. So, dito rin natin siya i-connect dito sa traveler number 1. So, lagay natin. So, yung puti, traveler number 1. Yan. Sana makita nyo, guys, ha. Okay. Tapos na po tayo sa traveler number 1. So ngayon, guys, dito na tayo sa ating traveler number 2. Ang blue natin ay traveler number 2. Okay na natin. Yan. Dito rin sa dulo. Para makasip din tayo ng konting wire. Okay. Yan. So, dito sa dulo, guys, i-connect rin natin tong traveler number 2 na wire natin. So, putulin natin. So, shout out sa mga bagong pumasa sa ating practical exam, guys, ha? Congratulations sa inyong lahat. Hindi ko na po kayo isa-isahin. Alam nyo na po kung sino po kayo. Okay, so ito na po yung 3-way switch natin. Lagay natin siya dito, guys. Okay? Itong blue. Ayan. Para makita nyo, guys. Ayan. Okay? So, tapos na po tayo dito sa ating sa mga traveler wire natin. So, ngayon, guys, ang susunod natin gagawin ay dito na tayo sa 4-way switch. Okay? Ito na po yun. So, itong 4-way switch natin, alam naman natin, no? Pinakita ko na po sa ating mga previous na mga videos. Ito kung paano po siya gumagana dito sa ating system. I-connect natin yung ating traveler number 1 dito sa L1. Ang labas niya, guys, dito sa L4. Marami kasi pong nagtatanong, saan po daw dito yung common dito sa ating 4-way switch? Wala po siyang common, guys. Kaya siya po tinatawag na intermediate switch. Panggitna. Yan po yung ibig sabihin nun. Okay? Mag-interchange lang po yan, guys, yung direction nito. Pag normally open, ito po yung open. Ito naman yung naka-close. Okay? Pag gamitin mo yung isang linya, guys, itong normally open, magku-close. Ito namang normally close, mag-o-open. Ganun po yung logic dito. Okay? I hope na malinaw po sa inyo yan, guys. Okay, so putulin na natin tong sa gitna, guys. Okay? So, putulin na natin. Okay, so ngayon, guys, itong traveler number 1 natin ay puti. Kung matatanda nyo, guys, yung traveler number 1 natin ay puti na wire, no? Splash muna natin. Okay. Yan. Okay, so yung traveler number 1 natin, guys, i-connect natin dito sa L1. Okay? Ito po yung L1 natin, galing dito sa 3-way switch natin, pinakaunang switch natin. So ito po 'yon. So ilagay natin siya sa L1. Yan. Okay? Yan. So, ang labas niya, guys, ito po yung dito sa L4. Okay? Yan. So, L1, L4. Okay? Yan. Okay. So, dito na po tayo sa L2. Luwagan natin. So, ito po yung traveler number 2 natin. I-connect natin siya dito sa L2. Okay? I hope na sundan nyo, guys, ha? L2.
Okay. Ang dugtong niya guys dito sa L3. Okay, L2 ang labas niya, L3. Okay? So lagyan natin. Okay, so baka malito po kayo guys ha. Doon kasi sa testing center, gumamit po sila ng intermediate switch or four-way switch na walang tagging. Okay? Walang nakalagay na L1, L2, L3, L4. Meron din na intermediate switch nakalagay dito sa una, L1, L2. Dito naman sa baba, L1, L2. So pag intermediate switch guys, tandaan natin, lagi pong ikis po yung function niya. Okay? Nakaikis lagi. Kahit wala siyang mga tagging. Pag intermediate switch, laging nakaikis po yan. Okay? So, tandaan niyo po yon. Baka malito din po kayo, may isang switch din guys na apat yung terminal niya. Okay? So, ang nakalagay naman doon ay L at saka N. Nakalagay dito ay input or in. May nakalagay doon. At dito sa baba guys, may nakalagay dito out. Okay? Yung switch na yun guys ay heater switch. Papakita ko po sa inyo. Ito po yung sinasabi ko guys. Yan. Baka malito po kayo, magkaiba po yan guys. Okay? Parehas lang po yan. Single toggle or yung one toggle lang po or on off lang. So ito naman guys, iba po siya. Makikita nyo dyan guys. Yan. May nakalagay dyan. L-in at in-in. L-in at in-in. Okay? So, dito naman sa baba, guys, ito po yung out. Ito naman po yung in-out, in-out. Okay? So, ito po yung heater switch. Okay? Baka malito po kayo, guys, ha? Tapos sabihin nyo, anin po yung terminal. Ito po yung dito, guys. Makikita naman natin na may symbol yan, guys. Earthing. So, isa sa mga yan, pwede mong gamitan. Okay? Or lagyan ng earthing. Okay, so tapos na po tayo dito sa ating four-way switch. Okay, so ngayon, ang gagawin natin ay dito na po tayo sa ating switch line. Tatlong ilaw na to guys ay magkasabay po yan. Okay? So hanapin natin yung switch line. Ang switch line natin ay yellow. Okay, makita nyo doon sa testing center guys, dalawa lang po yung ilaw, walang problema. Kayo na po bahala mag-adjust dito sa kanilang wiring. Okay? Kung dalawa lang po. Pero doon sa nakita ko, doon sa diagram nila ay tatlo guys. Remember guys ha, itong tatlong ilaw na to ay magkasabay. Makukontrol sa tatlong location. Okay? So, lagay natin. Patula natin kasi masyadong mahaba. Okay. Splice natin. Yan. Nandito na po tayo sa ating switch line, ha. Okay. Unang ilaw. Yan. Sa pangalawa, guys, hanapin natin yung pinaka-min na switch line natin. Okay. So, yellow po yan, guys, ha. Nakalimutan kong i-loop kanina. Daldal kasi ako ng daldal, eh. Okay, so ito na po yung guys. Okay. Yung na hindi po tayo makukulangin dun sa dulo. Yan. So putulin din natin guys ha. Para madali natin siya mas splice. Okay. So ito po yung switch line natin dito sa pangalawang ilaw. So yan. Yung tatlong ilaw na to guys ay magkasabay po at makukontrol sa tatlong location. Okay? Kaya yung ginawa ko, naka-parallel lang po yung ating switch line. Okay? Dito. Ito yung pinakahuli niya. Okay? Okay, so connect na natin yung
switch line natin. Yellow. Yan. Ito po yung galing dito. Yan. At ito naman yung sa kabila. Dito. Papunta yan sa dulo. Doon sa pangatlong ilaw. Lagyan natin ang termination na cap. And dito sa dulo guys, ito na po yon. Ito na po yung switch line niya guys. Yan. Last na ilaw, no? So nagbaba siya para ito na po yung sa ating switch line. Para dito sa ating ito. Ito yon. Okay. So, yan. So dito na tayo guys. Tanggalin natin to. Ito magkasama to guys ha. Yan. Ito po yung ating switch line. Lagay na muna natin para hindi sila magkahiwalay. Yan. Yan. Ready na po yan. Ito na po yung switch line na ikukunik natin dito sa ating three-way. Okay? So, lagay na natin guys. Okay, so ito po yung ating switch line. Okay, remember na ang ating L1 pumasok dito sa Kumon at ito na po yung labas or out ng ating L1 papunta dito. Nag-distribute lang po siya dito sa gitna at dito sa pinakahuling switch. So, ito na po yung out niya guys sa L1. Okay? So, lagyan natin. I-connect na natin. Okay, so dito na lang po tayo sa ating earthing. Okay? So, earthing na po tayo. Yan. Ito po yung main natin na earthing. So, yung iba guys, nagtatanong pagkatapos dito sa ating mga switches, alam na nila kung saan ikakabit yung earthing. Ang susunod naman nila na tanong ay saan daw natin ilalagay yung earthing natin doon sa breaker. Doon sa panel board, makikita nyo doon ang isang bus bar. May symbol doon na earthing. Okay? Doon nyo po ikukunik yung ating earthing na wire. Huwag doon sa breaker ha. So may sarili po siyang bus bar. Hanapin nyo lang po doon. It's either left or right. Nasa gilid, no? May nakalagay doon na E or yung symbol ng earthing. Okay? So sa kabilang bus bar guys, nandoon naman yung neutral. Usually, ang kulay na ginamit dyan ay kulay black. Pag earthing, yellow-green. Okay? Paalala lang po para hindi po tayo magkamali. Okay? So, dito na tayo guys. Daldal ako ng daldal. Okay? So, ikabit lang natin siya dito guys. Ha? Alam naman natin kung saan natin siya ikabit. So, lagyan lang natin siya ng yan. Yan. Earthing tayo. So pag earthing guys, dapat nakalag po siya, nakalag. Para maayos natin siya pag lagay, no? Yan. Okay. Utility box. Huwag natin i-mount dito na side dahil dito natin ikakabit yung screw ng ating mga switches. Okay? So, either dito sa ibabaw or dito sa baba. Okay? So, prepared ko ilagay dito sa baba.
Okay. So, careful lang po tayo guys na hindi tayo makatama dito sa ating hot wire. Okay, so dito na tayo sa kabila. Ayan. Putulin natin para hindi tayo mahirapan. So, sundan nyo lang po yung ating diagram guys ha, na naka-display sa ating screen. Okay, so ganda dito sa taas para hindi siya makatama, no? Puno yung ating utility box. Okay, so dito naman tayo. Ayan. Shout out uli sa mga bagong pumasa guys. Maraming salamat po sa inyong panonood sa ating YouTube channel. At sa ating mga subscribers, thank you so much. Okay, so dito na po tayo sa pinakahuli. So dito na po tayo sa ating mga receptacle. Okay, so kabit muna natin dito. Okay, so ito po yung ating unang receptacle. So yung ating neutral dito guys ay kakabit natin dito sa blue. Okay, yan. Okay, so switch line natin ay itong puti, no? Okay, so yung ating ground guys, dito natin ikabit ha, dito sa ating junction box, kahit saan dyan, basta dito sa loob. Okay, pwede dito sa baba,
Depende sa inyo kung alin po yung mas gusto nyo. So, dito natin siya ikabit, guys. Okay? Dito sa screw na to. Yan. Yan po yung i-tap natin. Okay, so dito na tayo sa pangalawa. Ngayon guys, babalik na lang natin. Unahin natin yung ating mga receptacle sa pagbalik, no? Yan. Kailangan na natin siya ng i-arrange, no, yung wire para hindi natin matamaan. Balik na natin yung ating mga switches. Okay, so unahin natin tong unang. So careful lang po tayo guys ha, pag once na magbalik na po tayo sa ating mga switch. I-lock natin siya ng maayos para walang problema. Okay, so dito na tayo. So lagyan na natin siya guys. Okay, so dito na tayo sa ating single switch guys. Okay, so then masyado nang puno yung ating utility box. So dito na po tayo sa pinakahuling switch natin guys. Okay.
Okay, so tapos na po tayo guys. So ang gagawin natin ay linisan muna natin yung kalat natin. Okay? Okay, so titesting na natin guys ang ating wiring connection, no? Kung okay po ba. Okay, so continuity tayo. So check natin. So itong isa guys, yung neutral natin ay diretso po yan sa ating receptacle. So makakuha po tayo ng continuity dyan. Yan. Okay, so ayos yung ating wiring connection. Okay, so ito po yung ating mga ilaw. Apat na incandescent lamp. Okay? Or incandescent bulb. Okay, so itong ilaw na to guys, gagamitin po natin to sa single switch natin. Okay? So ito po yun. Okay. So ito. Okay, so ito po yung wiring connection na two-way switch with intermediate switch system plus single switch in one circuit. Okay? So isa po ito sa mga practical exam guys dito sa professional verification program. Okay? Mostly sa ating mga kababayan guys, bumagsak po sa diagrams na to. Ginawan ko na po na siya ng video para at least kung ito man ang ma-assign sa inyo guys ay kayang-kaya nyo na pong gawin. Itong pangatlo ha, ito po yung single switch natin. Control itong ilaw na to. Okay? So ito guys, ito yung ating 3-way, 4-way, at 3-way. Okay? Location number 1, location number 2, location number 3. Sa tatlong ilaw na yan. Okay? So makukontrol yan guys, on off. Dito sa tatlong switch na to. Okay? Mix switch. Ito po yung kadalasan makikita natin sa wall, no? Okay, so una natin yung breaker. Okay, so titesting na natin guys, ha? Remember, ito po yung ating location number 1, location number 2, location number 3 sa tatlong ilaw. Ito yun guys. Yan. Makukontrol sa tatlong location plus yung ating single switch. Ito yun guys. Okay? Testing na natin. So, pailawin natin guys sa location number 1, yung tatlong ilaw na yan. Okay? Okay? So, naka-on na yan. So, patayin natin. On natin ulit. Patayin natin. So, kontrolin natin yan guys sa pangalawang location. Yan. Okay? So, ito na yung pangatlo, guys. Yan. Ito. On natin. Off natin. On natin ulit. Off natin. Okay. So, ngayon, guys, buhayin natin dito sa location number 1. Patayin natin sa location number 3. On natin dito sa location number 2. Patayin natin sa location number 1. Okay? So, i-on natin dito sa location number 2. Patayin naman natin dito sa location number 3. Okay? So, ito yung ating single switch. Yan. Ito yung single switch natin. Yan. Okay? Buhay natin. Yan. So, ito lang po yung ating single switch, guys. Yan. On-off lang yan. Okay? Pero naka-install po siya, guys. This is the pangatlong utility box. Kaya medyo technical po itong diagrams na to, guys. Okay? Kung tayo lang masusunod, guys, dito natin ilagay sa pinakauna, no? Para wala na siyang disturbo dito. Pero dahil ito po yung setup doon sa isa sa mga practical exam sa mga testing center. So, ginawa din natin yung kanyang original na setup para at least ma-practice nyo guys, no? Para hindi po kayo malilito kung paano natin gawin. Okay, so I hope na nasundan nyo po yung ating pag-wiring.
At kung nagustuhan nyo po yung ating video presentation, guys, paki-like, paki-share, paki-comment na rin kung may mga questions po kayo. At kung bago pa po kayo sa ating YouTube channel, paki-consider na rin po ang pag-subscribe. Paki-hit na rin po sa notification bell para updated po kayo sa ating mga gagawin pang mga videos. So ito po ang inyong kaibigan, Rakabayan Tech. Hanggang sa muli, paalam!